Hi everyone! So welcome back to my YouTube channel and ako nga po pala si Jan. So ngayong video guys, magpapaligo tayo ng ating mga alagang aso na si Ravia at saka si Reker. Gamitin natin shampoo for them ay ang binili kong shampoo na Play Pet Shampoo na anti-tick and flea. So ito guys, available to sa mga pet shop sa halagang 200 pesos. So meron din akong biniling perfume for my dogs na Play Pets din siya na anti-tick and flea rin siya. So ito ipapakita ko sa inyo guys. So ito guys, 1,000 ml na siya, 200 pesos lang. Mabibili to sa mga pet shop, pero din to sa online sa Lazada at sa Shopee. I-check nyo na lang guys. Ang hanapin nyo guys is itong for anti-tick and flea. Tsaka it's maganda to, makakatulong to para ma-maintain nyo na hindi magkaroon ng garapata ang yung mga alagang aso. At meron ding Play Pets na for tick and flea rin siya. So napakabango nito guys for your dogs. I'm sure magugustuhan nyo tong amoy nito. Ayan. Nakaubos na ako ng isang ganito. Kaya bumili ulit ako ng panibagong ganito. So tara guys, magpaligo na tayo ng alaga kong aso na si Ravia at saka si Reker. Guys, kung bago pa lang po pala kayo dito sa aking YouTube channel. So it's my pleasure guys kung magsusubscribe po kayo or susuportahan nyo po ang aking YouTube channel by subscribing. At saka i-hit nyo na rin guys yung notification bell on para ma-notify po kayo sa mga susunod natin panibagong upload na gagawin dito sa aking YouTube channel na Dogs Caring Pet. So yun guys, tara guys magpa-ligo na tayo ng alaga. First guys, kailangan ko muna i-unboxing itong binili kong table for my dogs kasi ito yung gagamitin kong patungan nila kapag i-blower ko sila. Meron akong table na maliit kaso nahihirapan ako kaya ito, bumili ako ng panibagong table for them. So guys, kung magpapaligo kayo ng aso, kailangan handayan na yung mga kailangan nyo. Tulad ng towel at saka blower. So ayan. Hindi madulas yung ibabastig nyo para hindi makulog yung aso nyo. So kailangan bantayan yung aso nyo na hindi tumalon kasi medyo mataas to. So ito guys, yung gagamitin natin shampoo for tick and flea. Ayan. Ayan, taba. Buk at taba. Medyo umuulan pa ngayon na parang ibinaligo. Yung paliligo sa kanila, once a week lang pala. Sabi niya, mamaya ka maliligo, kaya dun ka muna. Saka pa umiga. Ito, mabango siya. Tapos, yung garapata niya, hindi sila masyadong kinakapitan. Ang ayaw ko lang dito, yung lalagyan. Pag magpapaligo kayo ng aso, sa una, kapag 2 months pa lang yan, hindi pa sanay yan sila maligo. So, masasanay din yan kapag tawag yan. So, kailangan kuskusin nyo rin yung mga paw nila, yung mga singit-singit, importante, malinis yan. Kasi minsan dyan dumidito mga dumidumi, yung mga ihi, yung mga pupu, yan lahat. So huwag nyo kalimutan na i-rub yung likod nila kasi gustong gusto nila yan. Pati yung face, ilalim ng ice, pati face nga yun. So importante, linisin nyo yan para hindi umitin. Yung dati nila, wala na yung laman. So kaya bumili ako. So guys, 2 times ko siyang sinasabon. Una, yung una para matanggal yung mga dumi-dumi na kakapit.
Second, guys, yung sabon ko is yung talagang totally lahat na sabunin na natin. Pati yung tenga, mukha, buntot, kwet, paa. So, lahat niya kasama na yan dapat yan sa paglilihinis. So, tsaga-tsaga lang. Nakalimutan ko sabihin, guys, sa pagpapaligo, mas gusto nila yung hose yung ginagamit sa kanila kasi ayaw nila ng tabo. Lalo na kapag malaki yung tabo tapos ibubuhos mo, nalulunod sila doon. So mas maganda hose yung gamitin mo. Mas maganda kung spray-spray na hose. So mas komportable sila doon kaysa sa tabo. So ayan, nililinis ko yung mukha niya para matanggal yung mga itim-itim. Tapos naalawan ko na siya agad. So mabilis lang ako magpaligo, hindi ko tinatagalan kasi baka magkasipon sila. Lalo na ngayon, tag-ulan ngayon, guys. Piga-piga ibo, guys. Para pumatak yung ano. Next ko papaliguan, mga ka-dog friends, si Rabia. So sanay na siya maligo. One year ba naman siya naliligo every week eh. Talagang masasana yan. Pero nung na-experience ko, unang paligo ko sa kanya is yung talagang pumapalag siya. So hanggang sa nasanay na lang siya. Iwasan nyo lang or ingatan nyo lang na mapunta yung sabon sa mata niya. So yun, kasi minsan nai-irritate yung mata ng mga aso. So kailangan maingat tayo pagdating sa mga sensitive part katulad ng mata. Hello mga ka-dog friends. So ang gamit ko pala ngayong blower sa aking mga dogs is yung Delia. So ito talaga yung consistent na ginagamit ko sa mga dogs ko. So available to sa Lazada at saka Shopee. Nasa 300 lang to kung hindi ako nagkakamali. Ang maganda rito, meron siyang tatlong buttons. So merong hot, medium at saka normal. Ginagamit yung hot at saka medium sa katawan ng aso para mas mabilis itong matuyo. Pero pagdating naman sa face ng aking alagang dogs ay ginagamit ko yung normal para hindi ma-irritate ang kanilang mata kasi sensitive po yung mata ng mga dogs natin. So kailangan maingatan natin yung mga sensitive part ng ating mga alagang aso.
So, yun nga guys. Sa pag-aalaga ng dogs, kailangan yung pagpapaligo nyo naka-schedule. Para kasi medyo matagal talaga magpaligo eh. Lalo na sa blower. Pag mag-blower ka ng dogs, medyo matagal. Buti nga itong mga dogs ko is maliliit lang yung balihibo. Hindi ganun kahaba kasi pina-groom ko nga sila. Pero kapag mahaba lang yan, yung long-coated talaga. Diyos ko, aabutin ka ng isa't kalahating oras sa pag-blower. So buti na lang itong blower ko talaga is matatag. Shampoo. So, napakaganda niya. Hindi lang siya napapansin because of its packaging kasi napaka-plain lang niya. Hindi masyadong attractive sa mata ng tao. Pero, once na nag-ginamit mo tong shampoo na to, napakaganda niya guys. Ang bango niya, ang lambot niya sa balahibo at saka mamaintain pa na hindi dapuan ng garapata yung mga dogs niyo. To be honest, ayaw ko sa pinakalagyan niya kasi napaka-soft, ang lambot. Once na mabagsak mo, feeling ko sasabog yung laman niya. So, ito na yung pinaka-best shampoo sa halagang 200 pesos. Napaka-worth it niyan. So, sulit yung binayad mo. Hindi ka ganun kaganda yung packaging niya, pero yung shampoo, ang bango at ang ganda niya. Siguro, try nyo tong shampoo na to. Gugustuhan nyo rin to. Try nyo rin yung perfume nila. So, maganda rin siya gamitin. Napaka-bango. Sa halagang 200 lang din. So, by the way guys, this is not a sponsor. So, sinashare ko lang sa inyo kung saan kayo makakamura pero super effective for your dogs. Tsaka super effective din para hindi kayo malagasan ng budget sa panahon ngayon kasi ang mamahal ng shampoo katulad ng mga ibang brand. Pero itong shampoo na to guys, yan, worth it to buy. So, try nyo to guys. So, if you like my video guys, so don't forget to click thumbs up. At if you have question or suggestion, mag-comment lang kayo dyan. O baka meron pa kayong ibang alam na shampoo na napakamura pero worth it naman sa presyong binayaran mo. And yun lang guys. So, huwag nyo po sana kung kalimutan na subscribe at hit yun na rin guys yung notification bell on para manotify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. And yun lang guys, kung meron kayong question, pwede nyo akong i-DM sa aking Facebook page na Janwi. At yun lang, so see you on my next video. So bye-bye.